Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Ang Panginoon ang sa atin ay nagpapagaling. Ang Panginoon ang sa atin nagbibigay ng lakas. Ang Panginoon ang sa atin nagbibigay ng inspirasyon, ng liwanag at pagmamahal. Ang Panginoon ang sa atin ay nagliligtas. Sa tuwing tayo'y lumalapit sa Kanya, sa tuwing tayo'y nananalangin, sa tuwing tayo'y mayroong kahilingan, kailanman hindi tayo binibigo ng Panginoon. Ipagkakaloob niya sa atin anumang ating hinihiling sapagkat ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Kung papaano ang Diyos ay bukas ang Kanyang puso para sa mga lumalapit sa Kanya, meron din namang mga tao na kabalintunaan, kabaligtaran na ginagawa ng Panginoon. Sa kabila na naghihinagpis, nananaghoy, sa kabila na mabigat ang kalooban, sa kabila na natatalukbungan ng kadiliman, ay nagbibitaw pa na mga salita na nakapanghihina ng kalooban, nakapagpapatay ng pag-asa, halos gumuho na ang lahat sa kanyang buhay. Na naroong sila'y patungo na sa kanila para pagalingin ang anak niyang dalagita at ito'y buhayin. Ngunit dumating ang mga nanggaling sa kanilang bahay at sabi, patay na ang bata. Huwag yun ang gambalain pa ang guro. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Maging matatag ka. No? At binigyan siya ng mga salitang nagkapagbibigay ng buhay sa kanyang puso at kalooban. Sapagkat siguro kung maririnig mo na patay na yung anak mo, yung bata, eh siguradong hahagulgol na yon at maghuhulapayaw na yon at talaga namang siguro hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin. Pero diretso pa rin sila sa paglalakbay sa pag-uwi. Pero nung makita nila ang kanilang tahanan, ay marami ang nananangis at nananaghoy at umiiyak. Pero ano ang sabi ni Jesus? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Pero ano ang ibinalik ng mga tao sa kanya? Pinagtawanan, hindi pinaniwalaan. Kaya para bagang lahat ng pagbibigay ng pag-asa ng Panginoon, katapat nito ay halos buwagin at halos itumba at ibagsak ang kalooban ng mga taong pinanghihinaan ng loob at nawawala ng pag-asa sa buhay. Pero ano ang sinabi ng Panginoon? Talita kumi, ineng bumangon ka. At yung bata ay bumangon at siya ay nabuhay. Namangha silang lahat, laking gulat nila at hindi sila makapaniwala sa kung anong ginawa ng Panginoon doon sa anak ni Jairo. Tunay nga na sa buhay natin, may mga pagkakataon na talaga lang hindi mo malaman kung anong gagawin mo sapagkat hindi mo alam kung saan ka huhugot ng lakas at ng pag-asa sa buhay. Pero kung tayo magtitiwala sa Panginoon, kung tayo mananalig sa Kanya, kung ibibigay at iaalay natin ang ating sarili sa Diyos, tunay nga na ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan upang tayo ibangon, upang tayo buhayin, upang muli ay pag-alabin sa atin ang pananampalataya. Sapagkat ano yung kanyang binuhay, yung patay na pananampalataya, yung patay na pag-asa, yung patay na pagmamahal, yung patay na mabuting gawa sa ating kapwa. Kaya sa ating pagdiriyong ng banal na misang ito ngayong linggong ito, sana tayo yung mga taong hindi pinanghihinaan ng loob, na tayo pa yung nagbibigay ng mabigat na kalooban sa isa't isa o sa pamilya, sa tahanan. Kundi sana tayo katulad ni Jesus na nagbibigay ng pag-asa, ng lakas ng loob, ng encouragement para maipagpatuloy kung ano man yung mabuti niyang ginagawa. Kung minsan kasi dahil sa hindi magagandang salita na nanggagaling sa paligid o sa ating kapwa, parang magtatanong ko sa sarili mo, magtutuloy pa ba ako sa ginagawa kong paglilingkod? Gagawin ko pa ba ito kung wala namang naniniwala sa akin?
kung lagi na lang nilang sinasabi yung kapintasan ko't kahinaan ko. Para bagang ikaw sa sarili mo, nawawalan ka na ng pag-asa, lalo na kapag dumagdag pa yung mga tao sa paligid mo na halos ibagsak ka, apakan ang iyong sariling pagkatao. Tunay nga na dumadating sa buhay natin para bagang wala na tayong kakampi, wala nang nakikinig sa atin, wala nang naniniwala sa atin, wala nang nagtatanggol sa atin, at halos tayo ay nakalugmok at bagsak na ang ating kalooban at patay na ang pananampalataya o ang pag-asa sa atin. Kaya nawa sa ating panalangin, tayo'y maging instrumento ng Diyos, maging daluyan ng Diyos na magbigay ng pag-asa at liwanag sa isa't isa, lalo't sa pamilya, lalo't sa mga kaibigan, lalo't sa mga taong nakapalibot sa atin. Kaya maaari sa iyo tumawag, kaya maaari sa iyo lumapit, kaya maaari sa iyo nagbukas ng kalooban para magbigay ka ng inspirasyon, para magbigay ka ng liwanag, para magbigay ka ng payo na nagbibigay ng pag-asa at katatagan. Hindi yung ikaw pa yung mangunguna upang masira ang kanyang loob at mamatay ang kanyang pag-asa sa buhay. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan nawa natin ang bawat isa. Lalo na sa mga pagkakataon na pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Maging lakas nawa tayo at maging inspirasyon sa mga tao na nangangailangan ng ating tulong. At sana sa mga pagkakataon tayo rin ay naroon sa ganung sitwasyon, huwag tayong makalimot, kundi at bagkus ay laging tumawag sa Diyos na nakababatid ng lahat sa ating buhay. Nakikinig ang Diyos sa ating mga dasal at darating ang pagkakataon na maramdaman din natin nawa na tayo kanyang binuhay, kay tayo kanyang binangon, tayo kanyang binigyan ng pagkakataon upang makapagsimula muli na mayroong pagmamahal. Sapagkat ang Diyos nagpapatawad sa atin, ang Diyos nagliligtas sa atin, ang Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Amen.